Manawa kayo sa pagampo, abayawi, tabangi kami pagsabot sa imong kamaturan, sa imong pulong sa kinabuhi, hatagi kami sa kahibalo, kaalaman sa pagsabot, kaguto mo kroha sa pagmamataro o pagkabala. Pasalo kami sa mga sala, kanantin mong gisalin sa ngalan ni Yesu Isaiah. Hallelujah. Atong chapter kaon is chapter 9 and 10. Ang chapter 9 ni Zoon, nagisgot yun na dihay unang pakigsaan, first covenant. Karon gipulihan sa second covenant. Ang ubang versions diingon First Testament or Old Testament o Second or New Testament. Unsa man ang unod anang sod sa First Covenant or New Old Testament? Ang sod ana matod sa discussion sa Hebrews chapter 9 nga ang sentro sa Old Covenant or Old Testament katong templo nga gitukod ni Moses sa wilderness. Tapos yung nang Moses nga si Solomon makikatukod sa templo. Ang templo lison nga mobile. Sa may mobile? Kana mga mura o mabalhin-balhin, mabalhin nga, tutod na po. Mura ba o karong patin? O ten? Panahong Moses diha na to. Pero ang temple good nga concrete haligi building na yung gani na mamobile na masibog-sibog ang katukod na to si King Solomon. Kasi David, gustong mutukod. Pero gibadlong sa ni Yahweh kang iyang kamot na puno sa dugo. Kay warrior matos David daghang ipamatay. So wa si bayawi mo ayon nga si mutukod sa temple. Gihuwat nga si Solomon mo ay nahimong hari. So ang sentro sa maong Old Covenant or Old Testament, maotong temple na diha si Moses, diha parang Moses o ni Solomon. Unsa may giingon sa mong temple? Doon ay duha kabahin ang temple. Ang masabalista, labing background dani? Or sanctuary? Doon ay holy place? O doon ay most holy place? Unsa may nas holy place? Panalitan kini mo ay temple. Ano nga itong simbahan? Taman diha na ay kurtina. May og veil. Ang diha mo na ay holy place. Ang dire, most holy place. Unsa may nas holy place? Ningon diha na nas holy place? Candlestick. Kini. Menorah. Menorah is Hebrew. Candlestick is English. Unya na ay table, so menorah dire, table dire, ibabaw sa table na ay showbread. Kinsay mo kaon sa showbread? Mga priest ra. Dili po di mo kaon ang dili mga priest. Okay? Unya, luyo sa mga tabel, na umauna to ang most holy place. Unsa may nasa most holy place? Unsa may nasa most holy place? Golden censer, katong gingog mercy seat, unya na ang Ark of the Covenant. So, ang nasa sud sa most holy place, Ark of the Covenant, lahi ni sa Ark ni Noah. Dako kayo itong Ark ni Noah. Kani Ark of the Covenant, puro pagkahon, na ay mga handong, unya sa ibabaw na ay golden censer or gitawag na niyang mercy seat. Mabitaw, mabimutan ako ng structure o setup ang balaod niya bayaw niya suod sa covenant, sa ark, ang nagsisit na sa ibabaw. Karong panahon na kapasabot, ang kaluoy nagpaibabaw pa kaysa balaod. Ay uban ba yung mukunde, mauni mo na, hinumdumi ang balaod subordinated pa sa kaluoy ni Abayami. Meaning, doon na pa tayo chance magbako kay ang mercy seat is on top of the law. Inigabot sa panahon na ang judgment ihatag na the mercy seat will be removed. Mo na nagingon sa Revelation 22 nga let the wicked be wicked still, let the righteous be righteous still. Hadlok ina isong panahon na umabot. Nga let the wicked be wicked still, let the righteous be righteous still. Asa na mabasa? Revelation 22 verse 11. Verse 11. Naragingon niya, he that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. He that is righteous, let him be righteous still. He that is holy, let him be holy still. So doon ay time, higalag isoon, nga muabot ang panahon, the mercy of Yahshua will no
kaya nahumana ang banagbatutpas mga makukuhuban niya po kanting ani. Pura po ako graduation sa eskulahan, wakasin ko lang meron siya ang maestro, ni wire, grado, masubmit. Inigabot sa deadline, late na hagbong, re-enroll. Late na pasar, proceed to higher level. Umuna siya. So, ang sa may gingon dire, samtang diha pa kuno ang first tabernacle, it was impossible for the second covenant to begin. Unya, pag-ingon og si Yeshua na matay dito sa Golgotha, unsay na sinati sa istorya des mga ebanghelyo. Diba, ganahin maghalag ng karniro. Pag-ingon o yan ang dunggabon ang karniro, kay halag, dunggabon man ang Tresleon. Nisingit mo to si Yeshua, consumatum is. Unsay in English, ana? It is finished. Unsa may binisaya, ana? Natapos na ang tanan. Unya paghuman na to, hinggipap niya ang spirit of life. So pag hawa sa spirit of life, namatay si Yeshua, ang tabil sa templo, arang kalikon, arang bungata, nagisik. Ngaway mga kamot ka na, gisik. Nana sa Matthew, nana sa Luke, nana sa Mark. Nagisik. Unya ang katumudong gabong na sa mananap, nabuhian ang punyal kay Prihaduka. Ikaw nas bay. Kundi ang ikalit o kagisig, mong kurti na white out. Kung sa'yo mong himo, ah. Di ka kamong upot, mong muna kan. Kundi ang labing bukata, gutong mong kurti na. Kaya dito ordinary yung kurti na. So, nagsukod ang new covenant under the Melchizedek order of priesthood. So, asa si Yeshua na sakop na order of priesthood? Melchizedek order of priesthood. Pero katong mga priest sa una na nag-minister sa first temple, asa sila nasakop nga order of priesthood? Priesthood. Levitical order of priesthood. Kay si Aaron, the first high priest, is from the tribe of Levi. Kinahanglan ma-master ninyo, kay makasugat na mga mga Hudiyo Orthodox, idas pala na claim na tanan ko no sa dantukon ila. May kasahaw na mito sa Orthodox, ito si Israel, kung ano, no, do not claim which do not belong to you. So what do you mean? Kung Aaron and Moses were not from Judah, they were not Jews. Ngayon man ang kasakaran, siya ho Moses ko no, Hudiyo. Excuse me, so, si Moses dili Hudiyo. Ngayon ganit ang Hudiyo, kananggikan sa tribe ni Yahuda. Kasatan? Si Abraham dili Hudiyo. Si Yitzhak or Isaac dili Hudiyo. Si Jacob dili Hudiyo. Kinsa may Hudiyo? Ang mga kaliwat ni Yahuda. O kinsa na si Yahuda? Usa sa 12 ka anak lalaki ni Jacob. So you have Abraham, Yitzhak or Isaac, then you have Jacob na nahimong Israel. Nanganak sa 12 ka buo, ang kamagwangan, atong enumerate me, bisag ang first four lang. Simeon. Ah, dili kamagwang Simeon, oy. Ruben, very good. Kinsa ka anak na si Ruben? Leia. Sunod ni Ruben, Shimon. Naguban mong Simeon. Shimon. Unya, sunod ni Simeon, Levi. Levi or Liwi. Oh, ikaw pa? Judah. Yahuda. So ang first four, anak ni Leia. Mabitaw to nga, okay mong kahapon, pag 12-1, break man kita to sa paniuto, nahuman ko paniuto, gabasa ko sa Genesis, kaya gabasa ko aning na itong hapkararon, mubalik mo ka dito sa Old Testament. Arong naakil, mas click on na condition. May lugma ko ang luha. Kay kanak ni Leia, wa siya, higog ma asemba na nga si Jacob. O imong basahon ang account, gaangkod lang siya. Oh, Father, give me a son because I am unloved by my husband. Kaya iba ko niya ko tangan higog ma ni Jacob, si Raquel. Oh, si Raquel maghigog mang Yaakov, boy. Motong gidungog ang pag-ampo ni Leia, nitungha si Ruben. Oh, Ruben. Oh, unya, wapag yan po si Gilang. Gidungang ang laing anak na si Shimon. Unya, love na siya ni, gilab na siya ni Yaakov. Unya, ganaganak pa yung ikatulo si Lili or Libby. Unya, ikaw pa si Yahuda. Motong, kano kayang basa si Raquel na siya nasuko? Kaya wapas Raquel mga nga.
na nakuha na siya o sing ana nang dugay ba nang anak iyang giingnan si Jacob pero wa ko mga anak tabangi ko mga anak ingo si Jacob ilohin ba ko nga ko mimo pangiyo kata usa man ako imong tagoan kanu abli he huga ko na pod siya nang anak ka pod si Rachel ni anak si Joseph mo na kasi Joseph pinangga kayo ni Jacob kay anak sa pagkatigulang anak sa iyang tinuod nga gihigog mang asawa. Kaya ba ko mga na iyang gihigog ba si Rachel? Si Benjamin. O, sunod ni Yosef, si Benjamin. Munang sa dito sa... Yang guest na to. Munang dito sa Egypt. Sa dito sa Egypt. Munang ipangita ni Yosef ang iyang manghod nga iksoon ko sa inahakamahan na si Benjamin. Aga po kay, bilog mo mo kahulo po, makabantay ito, makaubos sa pisina. Kay pag kanunang basa ko itong gagutong na bitaw, gagutong na dito sa Kinan. Nga to na sila dito sa Egypt. Kung nakaila nga si Yosef na dito ang governor. Wala kaila. Pag-ingon pa, nahuma na sila o ka nang naipamalit, i-invite sila ni Yosef sa iyang mansion. Una natin na sila kay, yun naman yung sitting arrangement atong tanan. In order mas eldest to youngest. Nga mong nakahila man yung sa kadusin na to kabo. Una, sino sila ba? Kasi luto kaila sila. Tanto din mo si Yosef, mga espiya mo na. Lilo kasun siya, lilo espiya. Tanto din mo nga, mutuog yung kong din mo espiya, basta madain yung kamanghuran. Nga si Benjamin. Kaya yung puso si Benjamin, mag yun. Anong garantiya nga mubalik yung lamag ng Benjamin, kusa silang igsoon si Simeon, si Shimon, gipriso. Sila kanin tangan, gipriso 3 days, kay espiya lang yun. Kung ano, gipriso mo nila ito sa Egypt. 3 days sila na preso sa isip, kaya mga espiya mo. Mingan mo si Hector, unang espiya. Di mi espiya, pagkiloy sila. Huwag ipagawa sila, gilibilin si Shimon. Nga nung si Shimon man mo ay gibilin. Mao man ay namusog na pati unta si Joseph, katong ilang katong ihong lamas tabay. Si Shimon mo ay namusog na pati unta. Ang ibadlong si Ruben, ihong lamas tabay. Pero ako ng Ruben, huwag mahog na tabay, yung malikon ko haon. Nilakaw si Ruben. Samtang diha na tabay si Yosef, ihog na siya mga iksoon, kaya nasuya mo silang Yosef, nasuya siyang Yosef, kaya pinagka silang amahan. May bantay mo kinikanan, ha? Inong pagpanga, dapat level, kaya makasuya siya din na ilabong panggaon. Makasuya din na ilabong panggaon, kung ano feel ka di pinangka. Motong, nilakaw si Ruben. Samtang wadis Ruben, ang yan mga manghod mo ay dihaw, si Yosef na suja tapay dihog. Nangagitong mga Ismailites, kapag doon sa Mitzrayim or Egypt, sunin mo si Yahuda, kanatong manghod na sa tabay, mamatay na. Ano ba kasi ang dugo? Ato na lang ipaligya sa mga Israelites? Makakwarta pa ito? Oo. Mura di politiko po. Motong, na-convince niya si niya ang mga iksoon, gikuha nila si Yosef. Pagkuha na ilang ginangan to sa Israelites, gibay rag 20 kapirasong silver. 20 pieces of silver ang bayan. Karoon, to make a long story short, this is it, edad ni Yosef, pagka gibalik yan ito. Luhay kay Yaakob, pagka ibodron hilak. Durog yung hilak. Unya, sa dito na si Yosef, kaya mo sa governor, hantod mo na ito. Pangingon, mong kilisod-lisod na lang governor Yosef, wala kayo mong si Yosef to. Naghinibro ang mga iksoon ni Yosef. Mo, nang kilisod-lisod, gipreso ko sila sa Egypt, sa tangan. Unya, pangingon, kabuhiyan na, si Simeon, gipreso ko, kay garantiya mo, umalik, iba na si Benjamin. Ingon taos Ruben, mo na ni resulta kaya itong ikso na itong mga biya patay. Ingon na tabuli na itong patay, laman kung mo manuugot. Tubag ko si Yahuda, tubag ko na. At si Joseph na minaw, nakasabot kay Hebrew ko siya. Wala sa kapwa kasi hingsot sa kwarto, hinghilak kung binaayog ito sa kwarto. Pagkamaning gawas. Mo na ipunto nga si Moses o si Aaron, dilit mga Hudeyo. Doon ay dosi ka, anak laki si Jacob. Jacob, i-change ang anto Israel. Si Moses o si Aaron, Levites. Pero Israelites sila. Ngayon ngayon ang Israelites, mo na kaliwat ni Jacob. Okay? Kaliwat ni Jacob. So silang dosi, mga Israelites. Ang Rubenite, Israelite. Pero dili, Hudeyo. Ang mga Levihanon, Israelites. Pero dili, Hudeyo. Ang mga Hudiyo, Israelites. Ang mga Hudiyo, kaliwat ni Huda. So ito sinang punto nga, di ba na? Kaya nga naman ang emphasizing, so, na mo kung nabasa online, mga Christians, ah, kanan di mo kaugbago, ikanan klino, kanan kanilara na sa Israel.
Ila ra nas mga Hudiyo giprob sa tuban. Si Noah dili Israelite. Asa ba magsugo ng kaliwat ni Israel? Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Una pa mas Noah. Si Abraham. Una pag-agi ni pag-agi sa mga mananap ni Sod sa arka katulad ng punong lunok. Di ba diyan na may kalainan sa clean o unclean? Okay. Na kuya, ako makawas naman sa unclean. Mukha mo ba unclean? Mamuna, magalikas ka mo. Kinsa ba yung Hebrew? Hebrew, kanang mo separate. I mean, Hebrew is to separate. So ang Hebrew is to separate us from the world. Si Abraham, Hebrew. Hebrew siya. So ang punto niya, unclean o unclean, wak magsugod ni Moses. Kaysa panahon pa ni Noah, basaha ang Genesis 7:8, diha na'y clean o unclean. Ang nanood sa arka, o hinlo, tagpitbog ka, pares. Pero hugaw, pares lang. Ang gamay raman o hugaw. Unya, o hinlo, tagsibing pares man. Ano man to? Ang tubag doha. Wamay mong kaon nilag hugaw sa una, sumunaghan, so dali. Ang hinlo ka mo may ihaon. Dali, mahurok. Ikaw ang tubag, tungkol kayang hugaw, paspas mo sa buwag. Paspas mo multiply. Kabantay mo? Paspas ko sila. Ang baka, panagsara ka kaya nagnay kaluha. Ang kabaw, sa hinlo nga nagkakanak, kanding duha tulo. Probaboy. Ah, kakahanak ka na ako. Paspas kayo mo. Mudakhan ko na sila. Paspas na mudakhan mo na nga. Oh, nakahan mga virus, bakterya. Iyan mo, mumultiply sila. Momento ng mga bayi, imintin ang cleanliness. Kaya hugaw, grabe mo multiply. Grabe sila mo naghan. O niya, ang sabat, may mobile. Ay, ilan na sudiyo, ilan na ni Moses? Iksoon, ang sabat kasubo ni Adan o ni Iba. Si Adan o si Iba, dili Israelite, dili Hudiyo, dili libihan nun. Sila'y kaliwa, kagigikan, sa tanang taos kalibutan. So, ang sabat, ay kasubo ni Adan ni Iba, huwag magsubo sa Israel. So, ito na ang gidiscuss. Karon ka ng mga butang ngayon, nanak sa Torah, sa Old Covenant. Pagka bagong tugon o bagong covenant, mo inguuban, wala ng mga sugo. Wala ko ng mga sugo. Atong tanawon. Kapitulo 10, versikulo 16. Nindot ka ngayon. Kapitulo 10, versikulo 16. Ningon din eh, this is the covenant that I will make with them. Hebrews or Ephraim, chapter 10, verse 16. This is the covenant that I will make with them after these days, says Yahweh. I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. Nadumog na to? Ang bagong pakisagay or new covenant is on, wa magwantang sa kasuguan. Ang bagong pakisagay or covenant, ang kasukuan di ano nasulat sa kasing-kasing o huna-huna. So, sukuha niya sa gito doon sa manuha ni Subo. Na, nakas-kasing-kasing huna-huna. Nakawa na noon. Muna na, sukod ka ron, sakto to ng mga bata, one chapter ang memorizon. O mag-humagkanta. Diyan ka ron, kamukanta mo po ni mga yot, unya kang yot, kaya ako pa man nakasama mga bata, two chapter silang memorizon. O, two chapters. O, wapamabot ang two chapters. Hindi ah, sana po niya two chapters. Ang punto niya, hanap ay goal for improvement. O, ayaw mo kahadlo ka. Pero po, two chapters. Parang two verses ha. Basta kay, ang punto, you grow and grow and grow. Ha? Ang kasupo niya ba yaw, itong subliyon? Wala na wagtan. Asa naman? Na nasa kasing-kasing o? Una-una. So, unang diferensya sa Old Covenant o New Covenant. Or Old Testament o New Testament, unang diferensya, sa daang pakinsaan, ang kasubuan ni Yahweh nasulat sa papan, nga bato. Kung nasulat sa Torah ni Moses. Kaya nasulat sa papan, nga bato, ang Ten Commandments naman to. Ang balaod sa pagkaon na mas kangusin na Torah. Ang balaod sa mga fiesta, tuguban pa. Pero sa bagong pakinsaan, hasa naman ang balaod o kasubuan ni Yahweh. Di anas kasing-kasing o huna-huna. O sa'y pasabot, anak la dyan. Kung nasulat sa kasing-kasing una-una, o sa'y pasabot, anak? Ha? Sakto na itong tanang tubag, prokuwang. Ang tubag doon na kinasaktuhan, itong panos dirso.
So, sa nasulat ng Jairus imong kasing-kasing una-una, o sa'y pasabot, anak? O sa'y pasabot, anak? Nahigog makakayo. That's the point. Di ba? Di ba, Jairus, sa nasulat ng Jairus imong kasing-kasing una-una, o sa'y pasabot, anak? Nahigog makakayo, Jerson. So, kung nasulat ang, sa atong kasing-kasing una-una, ang balaw di Abayawi, nahigog makakayo ni Abayawi. Ganoon, kung sa may unang bahin sa Ten Commandments, si Baningon niya, I am Yahweh, your Elohim, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no Elohim akirim before me. What's ang Elohim akirim? False mighty one. Di ka magpatulong piki na makagagahong sa tubangan ko. O, kung sa una, piki. Piki ba? Fake. Fake. Elohim akirim. Di man kayo other gods, kasi Abayawi di man God. Si Abayawi di man God. So, ka other God, nabi, God atong isima. Oh. Elohim akirin, false mighty ones. Unang di ka magbatog. So, unang kasunggo ison sa Ten Commandments, in one word, unsa may ipasabotan. In one word. May mga naman ang sunggo sa Ten Commandments, ha? Nga nasulat na niya sa atong kasing-kasing under the new covenant. Ningon niya sa unang commandment, sa Ten Commandments. Ang Elohim speak all these words saying, I am Yahweh. Tanawa, ang una palang suko, nagpailan na siya nalang. Nagpailan siya nalang. Ngayon yung uban, ang sabadista po, watili nga lang importante. Sa Ten Commandments, nalang na ah. Na ah. So, ningon, I am Yahweh or Elohim who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage, thou shalt have no Elohim akirin before me. In one word, unsa may imong description anang first commandment. Unsa? Loyalty. Di ba? Loyalty. Huwag yung kailangin. Muna bang Jerson ni Jaire? Ikaw na yung Jerson. O, loyalty man ha? O, di ba? Musukot kayo si Jerson na ilangin siya? Bongo, hindi siya musukot. Maunahin suon ang relasyon na ito na ito babayawin ni Yeshua. Ang unang sumudan, demands loyalty. Kung sa gihatan ni Jerson nga nung mudiman siyang loyalty, I brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. O siya pasabot na? O siya pasabot? Si Yahweh ang naghatag na itong kagawasan, gikas pagkaulipon sa Ehipto. Di ba sila kagawas ako pa sa Bayawi mo intervin? Di ba? Sa atong application, si Bayawi naghatag na itong kagawasan, gikas pagkaulipon na ito sa sala. Daghan mga himos ka maturan, kundi kahimok ka na ulipo sa sala. Gabi lang ng Roma, siya nga naghimok pagkasala, ulipo sa sala. He who commits sin is a servant of sin. Ikso ang daghan mo ingo, dili ka mamakak. That is knowledge. Pero kumusta may mong diti, araw may baka. Teka sa, pwede ko mumintyon kay Kaila Diyos, pero na din eh, taga-gindul man. Di agad piro, mga elected officials man, pagtanga pros DTR, kabakak yan yun. First glance lang, makaila na kabakak. Nga naman, tanang buntag, alas utso hinga mo. Pagawas, alas dusi tanang. Isang buwan ha, isang kinsina. Pagsod, alauna tanang. Pagawas, alas singko tanang. Kamu ko na eh, logic diha. Kadaadlaw ka ito, alas otso ka niya po. Huwag na hinggawas ka alas tusi. Abo na mo ka, alauna. Ang tingon at to, gigama to in of the month, so at F, 12, dito to ingon. Tingon ka kadaadlaw. Ang rule po dito, actual time pag-abot, actual time pag-gawas. Okay, pagkawas alas 12, nandiyan, alas 12, alas 12. Di man mahimo ka doon, di ka wasok ka, alas 12. Ba't di ka, alas 12, alas 12. Maghipos pa po kasi mong mga butang. Mo na niyong ko nga, naghan na ito na hibaw sa kasubuan, knowledge pa na. Di pa ka niyong masuwat sa kasing-kasing, di pa ka niyong masuwat, kapasabot nga, sa itong binuhatan, naghan pa murag likok sa wala, likok sa to, naghan pa mga rason, naghan pa justification. Pero kaniyang sunog nasulat na si Yeshua o ang kasuwa ni Yeshua itong kasing-kasing, magkahimutag sa ano mo yung tapo niya, may pasilo ako. Kasayot doon ko. Nga na, malagat so nga naman.
We admit nga tao pa ta, madaog ta sa sala. Pero how you react to the realization sa nakasata indicates ka nagtubo pa ta niya sa kahibalo ni Yeshua. Karon Nixon, dingon sa kasulatan si Kepa, si Yakanan, Juan Bautista. Ako nagabautismo niyo sa tubig. Kurumabot siya nagabautismo kaninyo sa Espiritu. Kita din ni Hapitanan, ibautismo niya sa tubig. What about the baptism of the Spirit? O, niya itong ipangitahon. Ang baptism sa tubig, maunay unang pagpa-enroll. O, niskwila patagkalis na pa-enroll. Pero baptism of the Holy Spirit mo na ipagpasar sa board examination. Meaning, professional na. O maraba na yung civil service exam. Na yung text na ko, i-appeal sa ampo. Special prayer. Ang nanang mo test o ma sa civil service. Kaysa gobyerno raba na kayang ditrabaho ng mga kaswans. O. Mo na ganyan. Ngayon, pagkos opisina. Hoy ka mo. Bisa ko sa ampo. Jawa mo magkitoon. Kaya nabay gingos kasi na parol niyon. Liho. Kahit abangan kung ikaw. Do your best. And Yahweh will do the rest. So, kung saan niya ang bagong pakingsaligson? Ang kasuguan na sulat na sa atong kasing-kasing unahuna. Ang punto mo ni nahibog na sa takayan niya bayaw ni Yeshua. Di na po kang Jaire o ni Jerson. Kaya murag masuko niyo ba? Si away na po doon si inyang lahat. Adisa, kaya pa man sila kasal. Kaya pa man kasal na. Kinsama namin ha? Si Heidi o si Bernie. Si Heidi. Kaya kanya narabasay niya kaya nga na. Murag na hantok sa siya na po yung masunod ba? Ang punto niya mo ni, di ba di ko kamali pa yung maglakyo mo sa mong minahan? There is something missing. Di ka matagbaw. Hindi ka po tagaling nahanan, lami kayong mga payo, lami kayong mga aura. Munang hindi ka po sa Sabado, di ka mahilunan, di ka makasimba niya bayaw. Nga naman, nasulat sa kasing-kasing, ang alamig pa mahulay. Di ka mahilunan na kayo na bakakan, nakapamakak, papatuin. Nga naman, nasulat sa kasing-kasing, ang dili ka mamakak. Munang sono, nasulat ka na sa kasing-kasing, it is part of your life. It becomes your way of life. Dili na naman duty. Mabing ka sa way of life kung sa may diferensya sa duty o way of life. Kaysa Ecclesiastes 12:13-14. Diman mo dito, keep the commandments of Yahweh for this is the whole duty of man. Unya ang duty kay italics mo sa King James Version. Italics gani na, panginoon mo niya, italics, kailan ba mo italics? Italics gani na kapag ka-print, meaning wala na sa original Hebrew manuscripts. Wala na sa original Hebrew manuscripts. So, kung kiwagtan ang duty, lami pa mag-meaning yun. Keep the commandments for this is the whole man. Ang usa, for this is the whole duty of man. Ang usa, nawa ang duty, for this is the whole man. Ha, may mas lang mong kahulugan. For this is the whole man. Muna'ng tibuok na pagkataon ni mo. Sa itong pagpagbantes kasubuan, it's not a matter of duty. It is a matter of way of life. Example sa way of life. Kaya sabay mo yun, uy, mukhaon sa ko kay mo duty ko ron. Duty na ko ron mukhaon ko. Duty ba rin mo nga mukhaon kang pamahaw? Duty rin mong maligo ka? Duty rin mong matuog ka? Hindi. Nga nung mukhaon man ka, pamahaw pa niyo ito panihapon. It is a way of life. Nga nung maligo mo na. It is a way of life. Nga nung matuog man ka. It is a way of life. So kung way of life na gani na, maunag yun na ikaw. Okay? Nasabdan ba? So mo na ipasabot niya. Ang kasuan niya ba yun, nasulat ka kasing-kasing una-una, it is now become a way of life. Muna na yung atong pagkinabuhi matag-adlaw. Na unsa may reward o nasulat na sa atong kasing-kasing una-una, unsay reward na pinanindutan ng Son. Okay, let's read the last verse kahong ipasans. Hebrews 10 verse 17. Paminawa yung Son ng nindot kang sulti sa verse 17. Balik na sa 16, then 17.
Hebrews or Hebrews 10:16-17. This is the covenant, tingon si Yahweh, that I will make with them. After those days, says Yahweh, I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. And as a result, and their sins and iniquities I will remember no more. Halakaninduta ng Exodo, kung masunat na sa itong kasing-kasing, una-una ang mga balaw niya mayami. Ang atong mga sala o mga kadautan, dili na niya hinumduman. Nga naman, born again naman ka. Nga bago naman ka. Nga man yung pasabot, born from above naman ka. Ang ruwa ka ko this, nagbago na si mong kinabuhin, huwag kang nasulat yun sa inyo. I will write my laws. Ay, mayang giyon. Siya'y mo sulat. Meaning, He dwells fully in my heart. He dwells fully in your heart. He dwells fully in our lives. Managana pa ko naman, hinumduman pa rin itong mga sang na natin. Pero bitaw na kay kaupas pamilya, diyan, napag una, di naman mahiskot itong sanak parang suna. Ano sa mga mahiskotan? Kung musot ka, himog sa, buso na yung imo. Buso na yung imo. Hiskot na yung mga abay. Pero di na maghimog sa, uy, di na ito hinumduman, uy. Pero kaniyo, sige pang ngomong papin, grade 1, sige pang papin. Hindi na pamuilis. Pag grade 2, huwag na kong papin. Pag grade 3, ingon ka, boso na yung imo. Mahinong duman so. Pero di na ka manghong papin, di na ka mamanong papin. Di na naman ito mahinong duman. So mo na yung punto, Ikson. Kung nasulat ng, kasi, nasulat ng kasunay bayawi sa itong kasing-kasing una-una, that means you are truly born from above. So tingnan na lang mo, si Satan o si Abayawi, doon ay duha ka mga very conflicting messages for all mankind. Kang Abayawi, nga ipadako niya sa mga mensahe, follow the will of the Father. Di ba sa our Father, ngayon, your kingdom come, your will be done. Pero sa kang Satan nga message sa mga tao, follow your will. Follow your own will. Follow what pleases you. Sa ato pa kang Abayawi, sa kang Yahshua, atong sundon ang kabubuto ni Abayawi, bisan pag kini supak sa atong gusto, supak sa atong di kahinaman, siya di matuman. Ang kang Satan, tuman ang imo gusto. Kalimti itong kabubuto ni Abayawi. Nasabdan? Mao na yung sentro yun sa dipiring sa ilang minsahe. Kung mo ingon kang hanang nakalapas ko sa imo, gituman imo gusto, dili ang kang Abayawi. So ang punto di ay, so ang simple na kaso, sa tanan na itong gihimo, tanan na itong yunahuna, is it in alignment sa kabubuto ni Abayawi? O tungod na kayo, kung gusto na ko? Kaya nang magsigang tanong X video sa iyong computer, wala na nas na magpapa. Change di yun sa lain. Change di yun sa lain ba? Oo, di ba? Kaya nang magsigang tanong, ingat na, unsa man na, kabubuto ni Abayawi, or imo rang gusto? Bantay, kaya nang higayon na si Satanas mo ay nagsugod o hari sa imong galamhan. O ka, kanang mga record sa opisina, nga imong pangusbon, apang doktoran. O sa'y pasabot ang doktoran. Lagan ko nang wa mo, eskwela doktor, pero expert in doctoring documents. Ang 100 pesos, ginugang ako sa kajiro. O sa'y mong gibo? Kajiro naman akong gibutan mo, sa'y naas zero. Uy, kadako! Kadako ipit ang zero? Ang zero iso na yung zero nga way value, na yung zero nga labihan na ko ang value kung ipari sa aking figure. 100 ang resibo. Unya, wa man gisuwat in words. Gisuwat ka man in numbers. Ah, gibutan ako sa ka zero. So, 100 na himo? 1,000! Ako nang aking istorya pero nabayadag hanig soon sa mga nanrabaho. Ang 502, himo ang 5,021. Kung agwan. Ang resibo sa ticket sa aeroplano, apang usbon. Gabi nila di ma-didikan. Kung yung mga auditor, kaya kamawaman mo pa sihag-sihag sa list. Giiris man. O klaro, ang nambira sa uga, oh. One. Yan is the two. Ang punto yung sabwa pamasuwat ng kasukuan ni Bayaw Yana sa kasing-kasing. Kung ingan na ka. So, ang punto before I sit down sa itong haptara, what ang musod o relihiyon? Kay si Abraham, si Isaac, si Jacob, wa mo sunod ang reliyon. Dapat na mag-i-debate ako ko, sa may reliyon ni Abraham, katoliko. Nga diyan naman sa Abraham, wapas niya, so nahimokso.
unanimon mas Yahshua, siyang Elohim ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang atong isudlan, covenant relationship with Yahweh through Yahshua. Muro pag nakikmin niyo ka sa wagbana, ni Sode Kerlihon na na. Wa, ni Sode Kerlihon saan? Nga mamurag yun na yung sundo ng gulungan sa tibok ng yung kasing-kasing. So yun ang paiso na itong asap ka na, ang old covenant, mautong daang temple, ang new covenant, mauna ang temple sa itong kasing-kasing. Kanyang ko sa Apostol Pablo, do you not know that your body is the temple of the Ruach HaKodesh? Si Yahshua rin ito temple po niya mayawin. So ang new covenant, ang temple is kalibutan at itong lawas o kasing-kasing. Ang temple ng itong langit, mautong ito si Yahweh o si Yahshua rin itong karong naglingkod. Si Yahshua, high priest in the order of Melchizedek, siya mo ina pataliwa dito nangamuyo in our behalf. Tanawa 10:4. 10:4. Sa Hebrew 10:4, Hebrews. It is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Dito ko makatake away sins ang mga ang dugo sa mga mananap. Ang dugo sa mga mananap igor ang mukaver sa mga sala. Apan dili makawagtang sa mga sala. Pananglitan ay hukos ero or ere kasi mong nagianan. Gitabunan o juta. Nagihapon, mamawa. Mungay itik sa mga dugo sa mananap ng dihala. Ang ilang effectivity, murag job order. 1 year lang. Dito ang job order, 6 months man. Balid ang appointment ko, 6 months. Pero sa kalabayawing na timeline, ang mga mananap ilang dugo, valid for 1 year on the day of atonement up to the next day of atonement. Murang year by year mo itong high priest sa temple. Pero dire, si Yahshua hingat to once and for all to bring the redemption for us through the presence of His blood dito ni Abba Yahweh. Okay? Gara. 10:11-12. Last verses na itong basahon. 10:11-12. And every priest stands daily ministering. Sa Old Covenant eh. Or Old Testament. And every priest stands daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. So katong mga dugos mga mananap, dito ka take away sins, mag-cover lang sila. Pero kang Yahshua, mo take away yun. Kaya gibag-o man ang kasing-kasing o huna-huna sa tao nga mudawat niya. Una, name on the rest of verse 12. Haman si Yahshua ron. This man, meaning Yahshua, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of Yahweh. So, kung saan ito rin sa temple in heaven? Kaya ito po ka temple ni Solomon, pattern na to sa temple na to as langit. Tadi ito rin si Abba Yahweh o si Yahshua. Sa tungon ng sa itong mga pagkampo, ito Abba Yahweh ginitanan, among ipangamuyo o gihang niyo sa kinasing-kasing pinagin ni Yahshua na among manunubos. Si Yahshua to dito, ngayon si Yahshua, Father. Father, my blood. Kaya naman na Psalms, my blood. So, makapasaylo si Yahshua. Pero, His will is to always go to the Father. Kaya giniligit man nga ito, na bitaw na sa bagong tukon nga, kinsa man yung makapasaylo mas mga sala, o sa man naging kapuntas mga Hudeo, na mupasaylo si Yahshua sa sala. Makapasaylo si Yahshua, but si Yahshua ga promote ni Abba Yahweh above anybody. Muna ningo si Yahshua, kung nagampo mo, ampo mo sa maani, amahan na mo. Pero si Yahshua, i-worship po, na i-accountan sa New Testament. Ang punto lang yun, Mawari. Si Yahshua, pinangga kayo ni Abba Yahweh. Pinangga kayo. Nganong pinangga man, kay si Yahshua, kanunay yun, mag-agad sa kabubukod sa langit ng Amahan. Ang mga pangitabos at itong kinabuhi ba, si Abba Yahweh rin sa'yo control, si Yahshua. Dili tayo si Abba Yahweh, na kanunay dakong bahin sa kasinabuhi na ito, kagidiligit ni Abba Yahweh nga ito ni Yahshua. Ang gidiligit, mo na within His authority si Yahshua mo himo na. Pero, ang wa gidiligit, iyag yun na ni Abba Yahweh. For example, katubit ang dihay inahan nga nangabugar, di ba na yung apostol na natuha kay Isoon? Ganingon siya, Yahshua, sa imong kingharian, kiling ako mo sa kaanak, anak palingkura sa imong wala. Kani mo sa imong tuo, ah, kung yawaw eh. Nakadumo, kagrapo, kapustulis, nangasoko.
Kaya gustos lang, may lang na sila yung kinahawra sa apostol. Kung sa kito ba ni Yeshua? Makahimu mo paganto sa pagkinsay, magalingkod sa kung toko o sa kung wala, ang amahan rin na sayo na. Di ba? Napailangin. Ningon niya sa, si Yeshua nagsunay, sa Marcos. Sa pagbalik. Oo, oh, yung si Yeshua. Walay bisan kinsang nasayo siya na utak na siya pagbalik. Bisan pa mga manulunda, bisan pang anak sa tao. Hasta siya wa kahibaw. So siya ba yung meron siya nahibaw? Pringin mo nga ba yawin? Nakabalik na. Hibaw na siya kahit gisulti naman. So ang wa gisulti niya ba yawin? Kaka ba yawin yun na? Pero kaya once iyan ang gidiligit ka to ni Yeshua, it is Yeshua's will how to do it na. Kaya gidiligit mga to ni Yeshua from abayawin. So ang example na na, katotong inahalagin nga ng abukar. Natural mas inahan mga abukar kasi ang anak. Nga mga magabukar, magyulis yung dapit ay upan magilalis ng trabaho kahit sino tayo sa anak mo, nangabugan mang inahan. Ako anak ipuli ang tuwag. Ako anak ipuli. Ang tubag ni Yeshua, ang pagliko sa mong tuog sa wala, nanas kabubot ko sa langit no Ama. O yan katong pagbalik ni Yeshua, mismo si Yeshua kahibaw. O sana kaproy, mga digyon, man rasila si Abayawig si Yeshua. Di ba, ningon ko si Yeshua, mismo ang mga anghel sa langit, mismo ang anak sa tao, wa kahibaw sa adlaw siya ang pagbalik. Kung absolute yung sarag yung siyabi ayong si Yeshua, hindi mo tayo si Yeshua. O, oh, di ba? O sana sinalisuran ito ba kung sa nagtunog yung oneness ka, absolute oneness. Lain ang oneness ka ikan, lain ang oneness ka yakin. So, lain na ang topic, ikan o yakin, sunod na na. Sa ang punto, nindot kaya itong haptara, o hilangot pa nga atong ning patubuon ang maon na itong nasabdan sa itong kinabuhi matakad lang. Kinsa itong tutungan? Si Yeshua Hamashiach. Hallelujah.